Okay, so what's up guys? For this video, pag-usapan natin is all about imprinting. Kasi bago lang tong ano, tong nilagay nila na to, yung para magpalakas ulit ng weapon, armor, and accessories. Okay, so para dagdag stats. Elemental and base stats to guys, okay? Bago natin simulan to, syempre tulad ng dati, gusto ko muna shoutout yung napaganda kong anak, syempre sa Espinosa. Yung napaganda kong asawa ni Sunshine Espinosa. Also, shoutout din dito sa mga nakalaro natin kanina, okay? Sa sa shipyard, si tropang Mau ng Kritiko. Yan. Shoutout sa'yo, Sir Mau, tsaka kay Sir Daizo King. Yan. Shoutout din. Galing din sa Kritiko. At syempre, dun sa kingdom natin dati na si Sir Drake. Yan, shoutout sa'yo, tropang Drake. Okay, so proceed na tayo guys dun sa content natin regarding imprinting. Okay. So meron kayong mga kailangan malaman regarding dito kasi hindi siya basta-basta. Makikita mo naman dito kapag mag-imprint ka dito sa power up polish, meron na ditong level up, upgrade, enhance transfer and awaken. Dati ito lang, 'di ba? So nadagdag itong imprint. So sa imprint guys, is meron ditong imprint effect, okay? So pag tinignan mo dito, meron tayong tinatawag na selection chance. So titignan natin mamaya. 33% sila pare-parehas, no. Either raw attack or normal attack yung makukuha mo, or 8 attack kasi nga 8 tong gamit natin, or 1% 8 attack. Okay. So saan pinakamaganda dito? I think kung elemental purposes, para sa akin mas maganda yung by percent kaysa sa whole number. Kasi habang tumataas yung pinagkukuhanan nun, tataas din tong 1% na to eh. Pero again, mas okay talaga yung ano, by percent na para sa akin ha, mas okay yung by percent kaysa sa whole number. Okay, dito naman sa power up rate guys, makikita natin dito. Pag gumamit ka ng 3-star equipment, ito guys, gagawin nyo pang 6 stars to ha. Kapag 3 star yung gamit mo, tapos gumamit ka ng mga upgrading stone, ginawa mong 6 stars, hindi siya totally ano, worth it para sa akin. Bakit? Sobrang baba lang ng pwede mo makuha. Tier 2, yung pwede mo makuha is 5% lang, or most of the time makukuha mo is tier 1, or 1 imprint lang yung nakalagay doon sa pinaka side niya, dito sa side dito. Okay? While kapag gumamit ka naman ng 4 star equipment, tier 3 kagad. Di ka nadadaan sa tier 1 and tier 2. So, I suggest, kung meron ka mga 3 star na awaken 10, I think gamitin mo na lang yan for, ano, for deck, for possess. Pero kung hindi mo na siya gagamitin, nasa iyo yun kung gagamitin mo pang imprint, okay? Kasi, most of the time, makukuha mo dyan, isa lang. Okay, effect tier 1 lang, di ba? Kung tama yung pagkakaintindi ko, ha? Kasi use 3 star equipment, gagawin mo siyang 6 star. Hindi mo pwedeng imprint yan kung 3 star lang. Kailangan mo munang i-upgrade to 6 stars. So, most of the time, 1 star yung makukuha mo. So, mas okay talaga kapag 4 star na yung gagamitin mo, then gagawin mo siyang 6 star. Katulad ng gagawin natin ngayon, may chance kang makakuha ng tier 5, which is 5% nga lang. Then, sa tier 3 is 80%. So, most of the time, makukuha natin is tier 3. Pero mas maganda sana tier 4 or tier 5 para meron tayong pre-1 or pre-2 na tier. Kasi, di ba? 80%, tatlo lang makukuha mo. Dito naman sa, kapag gumamit ka ng rare 4-star, tataas yung chance na makuha mo yung tier 4. 35% also yung tier 5. Pero, mataas pa rin yung chance kasi na makuha mo is tier 3 lang. So, hindi ko masasuggest na gumamit kayo ng mga rare 4 star kasi itabi nyo na lang yan for awaken purposes, then pang end game nyo, diba? Or deck purposes, huwag nyo gagamitin pang imprint yan guys. Mga normal 4S lang yung masasuggest ko na gamitin yung pang imprint. So ngayon, wala pa akong idea about dito, binasa ko lang to, okay? Yan, selection tsaka power upgrade. So susubukan natin siya ngayon. Imprint natin yan guys, then meron bayad na 5,000. Pag kinlik natin yan, sana mas mataas sa 3. Ayan na. 4 or 5, sige na oh. Uy, sabi na eh. Napaka-solid naman nun. CP niya is 55,735. Ang nakuha natin na CP is
100 plus. Okay, so tingnan natin yung ang nakuha. Wow, it attack 4% tropa. Ganda nun. Medyo mababa, hindi ganun kataas yung ano, kaya okay. It attack, grabe yun ah. Plus 4% yung binigay niya sa atin. Tapos pag mag-imprint 4 kagad, no. So, ang nakuha natin is 4% earth attack. And I think maganda yung nakuha natin kasi 4% hindi biro yun, guys. Yan habang tumataas yung earth attack natin, tataas pa yun. Yung possible na outcome nito. O yung impact niya doon sa earth attack natin. Okay. 4%. Okay, solid yun ah. Okay. Tapos guys, pag ano pala, kailangan din natin ng mga stones. Kapag merong specific imprint na hihingi na siya ng stone. Kaso nga lang wala tayong pang imprint ngayon, no? Siguro gagawa tayo ng part 2 na video na to. Okay, so basta wag kayong siguro ang gamitin nyo talaga 4 star para sa akin. Huwag nyo gagamitin yung rare 4 star nyo para pang imprint nyo lang. Okay, o kaya naman 3 star i-upgrade nyo pa to 6 star. Pero kung meron na, pwede nyo gamitin yun definitely. Pero kung wala pa, kung sasadyain mo ngayon, mas magastos yun sa ano guys, upgrading stone. Ano ba yung mga upgrading stone? Ito mga to guys. Oh. Nasa yung upgrading stone natin. Ito. Ito yung mga yon. Okay. Magastos sa ganyan kapag yung 3 star gagawin mong 6 stars. Magastos na nga kapag 4 star eh. Okay. So yun yung pag-i-imprint. Tapos kailangan din natin ng maraming stone guys. Kapag madalas ka na nag-i-imprint, kakailanganin mo tong equipment imprinting stone selection chest. Okay. So, pipili ka dito kung ang imprint mo is weapon, syempre ito yung kukunin mo. Depende, makikita mo naman kung ilan yung needed doon. Yun lang muna kunin mo. Okay. So, saan natin makukuha yung selection chest na yan? Ito para sa weapon, ito naman para sa armor, ito para sa accessory. So, pwede mo nyo makuha ngayon sa event, guys, dito sa treasure, hindi sa treasure hunt. Dito sa find the imprint. Ito guys, kukunin nyo to at meron ako nakitang post kung ano daw pipiliin niya. Hindi mo kailangan pumili dito guys, makukuha mo yan lahat definitely. Okay, everyday gawin mo lang lahat ng mga dailies mo and mga quests. Makakuha ka na ng mga medals. So kukunin mo lang yan araw-araw. Okay, ito isa na lang yung pwede nating kunin. Kaso kulang tayo ng gold. Yung gold na medal ito. So kukuha mo na tayong iba. Okay, kuha mo na tayong iba. Or okay na yan. Pero makukuha nyo lahat yan guys. Huwag kayong mag-alala. Okay. Then saan nyo pa pwedeng makuha guys? Pwede pa kayong makukuha nyan dito sa challenge. Sa challenge ba yun? Sa Chaos Field pag level 102 mahigit na yung character nyo. Meron mga specific mobs sa Chaos Field na nagda-drop ng ganon. Pero tingin ko maliit yung ano, yung drop rate nung ano na yon, nung materials na yon. I think lang ah. So hindi pa natin alam kasi level 87 pa lang tayo, hindi natin matatry. Okay? Tapos saan pa sa kingdom? Okay, sa tingnan natin. Pagkakaalam ko meron din sa kingdom. Okay, punta tayo dito. Yan. So punta tayo dito sa Dominion. Dito sa ano, pwedeng i-craft siya. Okay. Pwede siyang i-craft. To. May mga materials na pwedeng i-craft dito sa ito. Oh. Kaso nga lang level 101 pala. Anak ng Tokwa. So kailangan natin magpa-level, guys. So grabe. So, kailangan natin magpa-level bago tayo magkaroon ng iPad bago tayo pwedeng mag-craft ng ganito, level 101. Or not enough materials lang tayo. Hindi eh. Level 101 nakalagay. So I'm not sure lang kung I think level 101 yung kailangan para makapag-crap. Okay? So comment kayo sa baba kung nakakapag-crap kayo nito guys. I'm not sure lang kasi kung not enough materials lang talaga tayo or level 101 yung kailangan. Pero sa pag-imprint guys, hindi nyo kailangan mag-level 102 pataas muna bago makapag-imprint. Kasi nga nakapag-imprint na tayo. Kailangan nyo lang yata matapos yung ano, main quest. Okay, main quest doon sa Rainbow. Okay, so pag natapos nyo na yun, pwede na kayo mag-imprint. So, ayan yung ano.
yung imprint, sobrang ganda na rin ng bigay niya. Plus 4% crit attack. Not bad na yun. Grabe. Solid yun ah. So, saan pa natin pwedeng makuha, guys? Yan, guys. Pwede pa pala natin makuha dito sa, ano, dito sa store sa Kingdom. Pero, ingredient lang siya. Ito yung pala yung isa sa mga ingredient na bibilin mo para makapag-craft ng mga materials na gagamitin mo sa imprint. Medyo mura lang siya. Kaso nga lang, ang problema lang natin is hindi natin siya ma-purchase. Kasi nga, level 101. Okay, so kailangan natin mag-rush ng level para makabili nito. Also, para makapag-farm ng mga farmable na para sa pag-i-imprint. Okay, so yun yung mga kailangan natin. And kailangan nyo rin malaman, guys, na sa pag-i-imprint is iba-iba yan, guys, ha? Iba-iba ng stats. Halimbawa, sa weapon, more on attack yung nakikita natin na bigay. Okay, so explain ko rin sa inyo kung itong bakit 4% yung bigay sa atin. Kasi nga, ang nakuha natin is 4 imprint. So, basically, 4% talaga makukuha natin. Pero kung ang nakuha lang natin is 3, 3% lang yan. Kapag 1 naman, pag doon ka naman sa 3-star nag-imprint, 3-star weapon, possible 1 yung makuha mo, 1% lang yung ibibigay. Then, sa next imprint mo, guys, is random pa rin yung makukuha mo. Okay? Random yung makukuha mo. Hindi, parang mali yung nilagay nila dito na selection, sabi kasi nila, di ba? Pag tingnan mo dito, okay, selection chance. Okay. Chance nga siya. Okay. So, random mo siyang makukuha, guys. Hindi ka pwedeng pumili. Pagkakaintindi ko kanina, pwedeng pumili. So, nakuha natin dito is yung attack. So, pag in-imprint natin siya ulit, possible tayong makukuha ng 3, 4, 5 kasi wala tayong pwedeng gamitin ulit para magawa sana natin. Pwedeng makuha natin ulit is additional 8 attack or pwede rin namang makuha natin is yung iba na. Kapag nakuha natin dito is attack, syempre, mag-a-appear yan sa taas. Kapag earth attack naman na whole number, sa baba. Kapag attack na normal, dito, ma-unlock to, guys. Okay? Bakit yung iba nagtataka? Bakit imprint 5 pa lang yung iba is tatlo na yung naka-unlock? Simply because, guys, gumamit sila ng 3-star doon. Okay? Limbawa, unang imprint nila is 1 yung nakuha nila, lumabas is attack. Syempre ma-unlock agad to. Then gumamit sila ng 4 star, nakakuha sila ng 3. Okay? Nag-unlock yung pangalawa. So pwedeng ganun mangyari. Basta sa pangalawang imprint mo, guys, possible mag-unlock yung dalawa. Pero again, kung 8 attack percent yung nakuha mo ulit, hindi naman masama yon. So ganun, guys, random lang, pero ma-unlock mo lahat to. And by 5 level siya ata, I think, kailangan, dun ka na mga kailangan ng ano, noong materials. Hindi ko lang sure kasi hindi pa natin nasusubukan. Yung materials na sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo yun pag tumataas yung imprint, okay? And take note lang din pala, guys, na habang tumataas yung pag-i-imprint nyo, is mas tumataas yung bigay sa inyo, okay? Like, halimbawa, pag nasa imprint 20 ka na, then kahit tatlo lang yung madagdag dun, is sobrang taas na ng bigay nun. Halimbawa, magiging mga plus 4,000 CP, plus 2,000 CP, mga ganun na yung mga mangyayari nun. So, bakit? Halimbawa, nasa 10% na yung attack na bigay sa'yo, kapag nagkaroon pa ng additional yon, mas mataas na naman yung may bibigay. So, parang ganun yon. Okay, then makikita natin lahat yan, guys, dito sa summon. Pwede nyo tingnan yung effect niyan dito sa shop, then sa summon, para may idea na kayo. Okay? So, punta kang equipment, tapos summon rate, click nyo lang, then click nyo yung kung anong gusto nyo. Patulad nito, Calamity Rifle, makikita mo dito yung awakening effect. Pero pag binaba mo kasi merong imprint effect dito, makikita mo na lahat. Yan. Kapag 1, ayan yung makukuha mo, plus 50 attack lang. Kapag 4 naman is plus 200 attack. Okay. Pero it doesn't mean, guys, na imprint 4, makukuha mo yan lahat. Random yan, guys. Yan yung mga pwede mong makuha. Either attack plus 200 or fire attack yung makuha mo plus 720, then pag percent naman is 4%, okay? So, halimbawa, galing ka ng imprint 4. Tapos, nag-imprint ka ulit, napunta ka sa imprint 8, okay? Yan naman yung mga pwede mo makuha, guys. Okay? So, sobrang taas din ng bigay niya, no? Okay? Then, sa imprint 30 naman, ito yung possible nating pinaka-max. Ito na yung max stats niya kung sakali.
1,500 na attack. Then fire attack naman is 5,400, then 30% fire attack. Grabe 'yon. Pero mahirap kasi mag-imprint, guys eh. Kailangan mo ng ano, sobrang daming upgrading stone. So dun tayo makakakapusin. Okay? So then tingnan natin yung iba, guys. Kung ipapryo niyo yung ano, weapon is not a bad option. Okay, then pag sa ano naman, sa armor, pag titingnan natin yan, yung pag-imprint dito, ang makukuha mo naman is crit resist. So I think hindi ko siya crit resist. Okay. Wala pa naman tayo sa ano, sa point na sobrang daming naka Milky Way. Crit resist kasi is sobrang effective nito kapag halos lahat ng players naka Milky Way na, 'di ba? Para lang sa akin ha. Kasi sa ngayon nasa early stage pa lang tayo, wala pa naman tayo nakikita mga naka High Awaken Milky Way unless mga wheels, 'di ba? So I think hindi ko pa siya mare-recommend ngayon. So focus muna kayo sa attack and HP siguro. So hanapin natin yung HP kung saan natin makukuha sa pag-i-imprint. Ito naman accuracy. So pwede niyo ring kunin 'to. Depende sa inyo kung marami kayong spare ng ano helmet. Ito, check natin tong gloves. Sa gloves naman is ay nasa awakening tayo, anak ng Tokwa. Teka lang. Sa gloves is crit. Okay, so kung naka Milky Way ka, pwede mo i-pry yung gloves para more crit. Okay, 'di ba? Sobrang solid nun. Then HP din pala bigyan ito. HP, crit, and crit percentage. So, tingnan natin naman yung pants o kaya boots. Pero ba, nasan yung ano? Eh, wala palang, walang pants, no? Aknan to ako. Okay. Boots. Sa boots naman, check natin, ah. Check natin yung imprint niya para malaman natin lahat. Evasion naman bigay sa boots, guys. Habang tumataas yan, sa max ng boots is meron kang makukuha na 80% plus. Alam, grabe naman yung evasion, no? So, maganda rin. Pero ang papryo ko siguro yung weapon attack purposes kasi nga pan talaga ako ng high attack character. Kaya yun yung ipapryo ko. Okay, so then guys, sana nag-enjoy kayo dun sa video natin at kapag mag-imprint ako, gagawan ko siguro ulit ng video para mas maging klaro. Okay? Kasi hindi pa natin nasubukan eh. Sige, sama na lang din tayo dito. Saan makakuha tayo ng 4 star? Ay, wala. Kasi walang additional CP. 1 star yata. Ay, 2 star. Okay. Then guys, again, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At marami pa tayong upcoming Ninokuni content. At thank you, hanggang dito na lang.